medyo napaaga ng konti ang ating misa, around 10 minutes earlier than original, because we continued right after the blessing of the ashes to be used for tomorrow's opening of our Lenten season as Wednesday. Attend to what's possible and trust God with the impossible. Gawin mo ang kaya mong gawin, pero ipasa Diyos mo na yung lagpas sa kaya mong gawin. People today are anxious and they have anxiety. They must come from the word angst. When we were philosophers, we have the word angst. When you cannot sleep, anxious when you cannot eat, anxious when you cannot have peace of mind. The disciples today are anxious because they forgot the bread. Nakalimutan nila yung tinapay. May baon-baon pala sila, parang tayo pag they are traveling by boat, going from one place to another, preaching, healing, and proclaiming the good news. And Jesus was conscious also about their own anxiety. He was aware that they are so insecure kasi nakalimutan nila yung tinapay na dapat nilang baon-baon. And then they were with Jesus. Sabi ni Jesus, "Beware of the yeast of the Pharisees and Herod." Kaya lang inisip nila, they must be thinking about what kind of bread that they do not have. Siguro, sabi nitong disciples, alam siguro ni Jesus, nakalimutan natin yung tinapay. And yet Jesus was just talking about the kind of yeast that Herod and the Pharisees had. They are always contrary. Because the Pharisees and Herod were exactly opposites, and they detested each other. The Pharisees were very religious, while Herod was very worldly. But inside of them, both of them, pareho sila, the yeast, yung pampaalsa sa kalooban nila, permitting to influence their model of self-worth, is from what they call self-reliance. To rely on your pure human effort. The Pharisees believe that for you to be saved, you should earn your salvation. For Herod to be powerful, you should gain the world. Pareho lang ang pampaalsa nila ng kalooban, ang pagdidepende sa sarili. That's why maybe pag nagkasakit ka, takot na tayo. O sige, mawalan ka ng trabaho, we begin to be very, very, very afraid. This will be time for us to let go and let God. Sabi po ni Saint Augustine, pray as if everything depends on God and work as if everything depends on you. Dalawa, ang mahalaga. Magdasal ka na parang lahat ay depende sa Diyos. At magtrabaho ka na kala mong ito lang ang dapat magawa para as if everything depends on you. It is a balance of the two. Even the Benedictines have this expression when I was still working with them in a school. Ang mga madreng Benedictine noon, meron silang parating expression. Maxim, ora et labora. Ora, pray as if everything depends on God's grace. Ora, that's this, labora, work as if everything depends on you. Maganda po itong makasanayan natin that our self-worth is not equal to our net worth. Alam niyo po yung net worth? Sa Amerika at sa mga mayaman,
usong-uso ito sa ating simpleng Pilipino, hindi man tayo conscious. Yung self-worth, ang halaga ng aking pagkatao ay hindi katumbas ng halaga ng aking ari-arian. Net worth. Ang gusto sabihin ng net worth, magkano lahat ang pera mo? Magkano lahat ang properties mo? Magkano lahat ang savings mo? Magkano lahat yung ibang assets mo, yung mga investments mo? Nakikita mo noon, parang yun lang ang halaga mo? Pag nalugi ka, o nanakawan ka, nawalan ka, ang halaga ng pagkatao mo, bumababa din ba? Therefore, you work harder until you lose your wonderful worth as a person, even beyond your material ownership. Parang we begin to leave God's grace out of the picture. Marami po ganyan ang mga tao. They work hard and they are very impressive. They work hard, hardworking, industrious, productive. And yet what is sad is they do not allow the grace of God to work in them. That's why there's no more gratitude. There is no more thanksgiving. There is no sense of mystery and miracle in their life. Gusto ko pong naman naririnig yung mga matatanda. Kunyari, meron silang 5 anak, 6 na anak, 7 anak. Pero mag-asawa, hindi naman sila mayaman. Wala silang malaking ari-arian. Hindi naman sila mayaman. Tapos napatapos lahat yung mga anak nila. With their own struggles, gumraduate lahat yung anak nila. Sabi nitong mag-asawa, sa makabebe po ito, narinig ko. E mi balo, makanaano kaya pong milabas. We don't understand how we were able to accomplish this. Tapos sabi niya, sa awa ng Diyos. In God's mercy, in gracia ng Diyos. Looking back as if everything had been falling into the right place, that God's grace is always with us and upon us. Ganyan din po yung first reading from Genesis chapter 6. Nung panahon ni Noah, people were very busy working. They were very busy planting. But they were living their life not according to God's plan and to God's will. Up to the point, Noah and his children and family, they built an ark. And they were invited to be saved from the floods, from the nearing destruction. And they were too busy to listen to Noah and to attend to the invitation of God. And you know what happened? Nalipol, nawala, nasayang lahat. Parang ganyan din siguro ang buhay natin. Trabaho, trabaho, ipon, ipon. Our consciousness of my target is this amount of money, up to the point you lose living every day graciously, gratefully, joyfully. Wala namang pong masama pag nagtatrabaho tayo. Wala namang masama when we make our future assured. But let the grace of God work with us. Alam niyo po, nung bagong pari po ako at hindi pa ako pare, meron na po akong attraction sa mga malalaking korporasyon. Hindi pa ako pare, meron akong attraction sa mga malalaking business. Halimbawa sa mga bangko, sa mga malalaking food chains, nyari yung McDonald's o yung Jollibee, o kaya itong malalaking mga bangko. Ang inisip ko lang, bakit kaya pare-pareho sila, no? Tapos napaka-efficient nila. Tapos napakasipag ng mga natatrabaho. Kahit saan ka pumunta, pare-pareho lang. Tsaka yung quality, they are maintained kahit saan. Ang inisip ko noon, sana ang mga simbahan ganito rin. Talagang malinis, nililinis, organisado,
Tapos, yung mga simbahan, may plano, may vision, mission, may strategic planning, mayroong mga maraming nag-iisip to develop our human resources, maximize our potentials. Ganyan po yung pag-isip ko. Alam niyo po, nag-aral po ako ng business management after my ordination. It so happened I was assigned in an organization where they need more management skills. So, saktong-sakto po ako doon and I was so excited. And pagkatapos ko po ng management, I was really so in fire to work hard for each parish to facilitate planning, to facilitate organizing, human resources development, timeline of our schedule, skills inventory for priests, for people working in the parish. Ang dami pong plano noon. May checklist. Mayroong, yun po yung thesis ko. Alam niyo po, after some time, nilapitan ako ni Apong Seto, our Archbishop Emeritus. Maybe he noticed my passion in organizing our churches. Quality experience in going to church. Quality experience in going to our own religious celebrations. Tapos nilapitan ako ni Apong Seto. Kasi simple nila po sa akin, sana mga CR natin malinis, simbahan in order, ang ating mga vestments, ang ating mga taon, they are trained, and so on and so forth. Maraming mga plano, at least 3 years plan. Tapos sabi ni Apong Seto sa akin, pagod na pagod din po ako nun eh. Sabi ni Apong Seto, Padre Deo, may kakalingwan ng Espiritu Santo. Do not forget the Holy Spirit. Parang sinasabi nitong matandang arsobispo namin, with all his wisdom and holiness. Yes, work hard, Padre Deo. Yes, have your plan. Yes, do your strategic planning, your evaluation, your assessment. Bring all your abilities, but please, let God work. Let the Holy Spirit lead you. Para pong sa kalooban ko, nagising ako sa sinabi ni Apong Seto. Sometimes, we also need this reminder. Let the Holy Spirit, let the grace of God save you also. Let the Holy Spirit guide you. Let the grace of God lead you. Let the graces that you have make you grateful already with what we have. Sabi nga ng expression, you have enough. You have done enough. You are enough. Ito po ang ating mabuting balita. Attend to what's possible and trust God to do the impossible. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.